mga Lodi Cakes. Ngayon, pag-aaralan natin, ano ba yung mas maganda? SLP to PHP or SLP to USDT to PHP? Dito makikita natin yung sample computation. Kasi madaming nagtatanong eh, ano ba yung mas may benefit sa atin kapag nagko-convert tayo ng SLP? Ano yung mas mataas na value? So dito, syempre punta muna tayo sa Binance kasi dito natin i-demo kung paano yung pag-compute para alam nyo next time kung ano yung gagawin yung strategy. So syempre, punta tayo dito sa trade. And punta muna tayo dito sa P2P. Ito yung very simple way of exchanging SLP to PHP. So i-click natin to. And pagdating nyo dito sa landing page, meron ditong mga options sa taas. Merong Express, merong P2P at merong Block. Punta tayo dito sa Express. Ito yung pinaka mabilis na way. So ayan, so pagpunta natin sa Express, meron ditong dalawang selection, buy or sell. Siyempre, ang gusto natin gawin, magbenta kasi meron tayong SLP. So, ang i-click natin is yung sell. So, click natin to and then makikita natin, ayan, nagbago siya, diba? So, nasa sell tayo. Ano yung isa-sell mo? Hindi naman USDT, diba? Ang isa-sell mo ay SLP. So, therefore, hanapin mo yung SLP. And then, click natin to. And ano yung i-convert mo sa kanya? PHP. So tama na to, 'di ba? Naka I will receive PHP na sa baba. So dito sa SLP, meron akong balance na 1,000. Ayan, clinic ko yung all and automatically papakita niya sa atin yung quotation. Pero remember guys, quotation lang to. Hindi to yung actual na magiging rate niya. 4.42 yung naka-indicate dito na rate. So, pag ito, yung 1,000 naman, minultiply lang yan sa reference price na 4.42. So, isell na natin. Ano yung makikita natin dito, guys? So, may mga offer sa GCash, pwede mo siyang matrade, pero 4.08 lang siya. So, dun sa kanina, nakasulat dun, 4.42, pero reference price lang yon. Dun sa actual na pag-exchange mo, ibibigay na yung connection mo dun sa other peers na willing to buy the SLP directly to peso. And the best offer right now is 4.08. So, pag-aralan natin. So, dito, ilagay natin. Meron tayong dalawang options dito. Si option 2, ito yung diretso from SLP to peso. And ang rate na nakita natin doon is 4.08. So, ilalagay natin dito. Ito yung meron ditong estimate. At meron ditong yung actual na binigay sa atin na rate, diba? Yung 4.08. So, ilagay natin yung mga values niya dito. Sa estimate, 4.42. So, parang masayang-masaya ka na nun kasi mataas eh. Pero, dun sa actual, 4.08 yung value, diba? So, pag minultiply natin to, makikita natin na 4,420 supposedly. Pero, dun sa actual na palitan natin sa direkta na to the peer, makikita natin na 4,080 lang ang ibibigay niya. Therefore, meron kang 340 na difference. So, nasa sayo na yon kung i-exchange mo pa din. Kahit nakita mo na, ay, meron pa lang, hindi pala yun yung totoong makukuha ko na pera. But rather, mas mababang amount yung 4,080. So, ito yung option 1. Kasi kung ibebenta ko na yun, ikiklik ko na dapat yung confirm dun and marireceive ko na yung pera. Pero for demo purposes, puntahan natin yung ginagawa naman natin na isang option, which is iti-trade muna natin siya to USDT. So, pag USDT naman, palitan natin to, gawin natin SLP over USDT. Ayan. So, i-click natin to. And bantayan natin yung rate here. So, dito ang trading niya is 1 SLP is nasa 0.0956. So, nagbabago to guys kasi live rate ito. So, mapapansin nyo, ayan, 955, 956, 954. So, depende sa kung ano yung maabutan mo. Pag bigla itong nag 0.1, o, diba, bigla mo i-click yung sell SLP. Pero for purposes of the demo, gamitin natin yung rate na 0.0953 kasi mukhang doon siya naglalaro, 953, 954, 955. And then, ilagay natin yung total SLP natin na 1,000 din, diba? And ayan, so yan, bumababa ito ngayon, 0.0951. So talagang tatimingan mo yan. And dito, so imumultiply natin, ano yung equivalent USDT niya kapag kinonvert natin. So minultiply natin yung 1,000 by 0.0953 and nakuha natin 95.3 USDT ang makukuha natin pag trinade natin siya.
Ngayon, yung next na titingnan natin, pupunta ulit tayo sa P2P. Pero this time, hindi na tayo sa Express pupunta. Dito na tayo sa P2P. And i-click natin yung sell. Make sure USDT yung pinili natin. And PHP yung naka-fiat na naka-indicate dito. Ngayon, dito ka mamimili. Kanino ka makikipag-trade? Kasi iba-iba din yung rates nila dyan. Pero hindi ka pwedeng mamili ka agad kasi titingnan mo din yung limit nila kasi may minimum transaction amount yan. Yun yung nakasulat sa limit. And based dito sa mga listahan natin, yung kauna-unahan 46.46 pero 50,000 naman yung limit niya. So konti lang kasi yung ano natin. So hindi natin gagamitin yun. Gamitin natin yung 10,000 lang yung limit. And 46.11 yung PHP rate niya. So pag minultiply natin itong 95.3 times 46.11, ang makukuha natin is actually 4,394 pesos. So ang issue na lang natin ngayon is less than ito sa 10,000. So hindi pa din niya tayo i-exchange. Sasabihin niya kulang yung pera natin. Pero ito para lang kita nyo kaagad, kulayan muna natin to, diba? Ito yung mga kinocompare natin na price. Yung 4,394 kapag dumaan ang USDT versus itong diretsyo, which is 4,080. So pag sinubtract natin yan, ibig sabihin, merong 314 pesos na nawala sa atin kung diretsyo yung conversion natin to GCash. Ngayon, kailangan mong pag-isipan to kasi kung 1,000 lang yung SLP mo, walang makikipag-trade sa'yo kasi sabi niya minimum daw dapat maka 10,000 ka. Ayan o, 10,000 to 22,000 yung tinatransact niya. So therefore, hindi tayo pwedeng makapag-trade ka agad. So subukan natin, gawin natin itong, kunwari meron kang mas mataas naman yung SLP mo. Kung meron kang 2,500 SLP, ayan, pag nag-multiply siya, 10,985 na yan. So pwede na. And then dito sa baba, in-increase din natin to 25 para lang yung comparison natin is apples to apples. And ano yung makikita nyo? Yung difference niya, mas malaki yung mawawala sa yung pera kung GCash ka diretso magpapapalit. 785 na kanina, 300 plus pa lang. So yun yung pag-iisipan mo ngayon. Meron ka bang sufficient SLP para maabot mo yung minimum na 10,985 or 1,000 lang talaga? Kasi kung 1,000 lang, syempre malilimit ka na sa choice mo. Dito ka na dapat diretso sa 4.08 na rate. Ito, meron pa tayong isang option, BloomX sana, except that right now, naka-pause yung trading nila. So, hindi natin ito mapapakita sa inyo ngayon, pero maganda kasi na i-compare nyo din yung rate dito. Ayan, pinapakita ko lang na naka-pause yung trading, so that's why hindi siya included sa video na to. So guys, yun lang, binigyan ko lang kayo ng guidance kung paano mag-decide ano yung mas maganda. Pwede na minsan mas maganda yung direct to GCash rate, pero more often than not, laging better na idadaan kay USDT. So guys, yun lang. I hope you learned a lot in this session. And if you haven't subscribed yet to my channel, please click the subscribe button and the notification bell. Madami pa akong tips na ituturo sa inyo. Kasi syempre, nararanasan ko lahat yan. So please follow my site and thank you. Bye!